Purihin ang Diyos. Bawat araw ay puno ng pag-asa sapagkat si Jesus ay kasama sa umagang kay ganda. Ako po si Pastor Jericho Ong, ang inyong devotional leader sa araw na ito. Pagpalang umaga, bawat araw ay puno ng pag-asa. Si Jesus ay kasama, pananalangin at pagsamba. Si Jesus ay kasama sa umaga ay ganda. Praise God! Purihin natin ang Diyos sa isang napakagandang umagang ito. Patuloy tayong nakapaglilingkod sa gitna ng pandemya. Nais ko munang batiin, mga kapatid, ang ating mga mahal sa buhay, kaibigan, kapatid sa pananampalataya na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, September 9, 2021. Unahin ko po ang aking mahal na kapatid, si Sally Ong Vasquez. Happy birthday! God bless you always. Maligayang kaarawan din po kay kapatid na Lanor Bukal, Charito de Ocampo, Jonathan Gaha, kay kapatid na Deaconess Sherilyn Santos, at kay Reverend Rico Isguera. Mabuhay po kayong lahat. Pagpalain kayo ng Diyos. Mabuting kalusugan, mainam na buhay, katagumpayan sa panahong ito ng pandemya. Amen! Pasimulan natin ang ating devotion sa pamagitan ng isang tanging awit. Alam po ninyo, itong ating mga guest singer sa umagang ito, ako po'y saksi sa kanilang matamis na pagmamahalan nung ako po ay nakadestino pa sa Makati United Methodist Church. Pagamat sila po ngayon ay nasa bansang Singapore, salamat po dahil pinaunlakan nila ang aking paanyaya. Pakinggan natin ang awitin mula kay Deaconess Hannah at kay kapatid na Paolo. Hello po sa inyo lahat. Nagpapasalamat po kami sa Panginoon sa pagkakataong ito na pinagkaloob po sa amin upang makasama po kayo ngayon sa inyong oras po ng panalanginan at pagtitipon. At nais po namin ibahagi sa inyo ngayong gabi ang isang awitin ng title po niya ay Mga Pangako Mo. Ngayon, nais po namin i-share itong awitin na ito bilang encouragement at paalala sa bawat isa sa pagkakataong ito na napakaraming nangyayari hindi maganda at mga nakakalungkot na mga kaganapan sa buhay natin at sa kapaligiran natin. Na kung meron tayong maaaring maging sandalan at pagkuhaan ng lakas ng loob at wala nang iba kundi ang ating Panginoon at ang kanyang mga salita. Ano po, so sana po ay masabayan nyo kami kung alam nyo po ang awitin ito. So, thank you.
Thank you.
Amen. Purihin ang Diyos sa isang napakagandang awit na ating narinig. Tayo po ay magsimula sa isang panalangin. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan aming buhay na Diyos. Tunay kang mabuti sa aming buhay. Tunay kang tapat at hindi mo kami pinababayaan. Panalangin namin, Banal na Espiritu, sa aming pagsasaluhang pagkain espiritual, patuloy kang mangusap sa amin at ang mga salitang ito ay maging kalakasan namin sa buhay na ito. Tulungan mo kami na ito'y aming maisapuso, maisabuhay sa araw-araw. In Jesus' name, Amen. Mga kapatid, napakaganda ng ating narinig na awitin. Ito'y patungkol sa mga pangako ng Diyos. Amen. Mga pangakong taglay natin mula noon hanggang ngayon at sa darating pang panahon. Mga pangako na tinutupad ng Diyos sa bawat panahon ng ating buhay. At ang mga pangakong ito'y taglay natin, hindi kailanman nawawaglit sa ating isip, sa ating puso. Sapagkat ang Diyos, kapag siya'y nangako, tiyak na ito'y kanyang tutuparin. Amen. Ang atin pong pag-aaralan sa umagang ito ay kadugtong pa rin ng ating series sa buong month na ito ng September, Perseverance. Ayan. Kailangan tayo ay magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos, sa pagmamahal sa kanyang iglesia, sa pagtulong sa kapwa, sa gitnaman ng hindi mabuting nangyayari sa ating mundo sa kasalukuyang panahon. Mga kapatid, ang ating pong pagbabatayan ngayon ay isa sa paborito kong talata sa Biblia. Awit 23:1. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Amen. Glory to God. Mga kapatid, ang salitang ito ng Panginoong Diyos ay patuloy na nangungusap sa atin, lalong higit sa panahong ito ng pandemya, kung saan maraming pinaghaharian ng takot at pangamba, kung saan maraming nag-aalala, kung saan maraming nababagabag ang kalooban, kung saan maraming tao ang talagang tunay na nag-aalinlangan kung paano pa magpapatuloy ang buhay sa daigdig na ito. Ang salitang ito ng ating Panginoon ay patuloy na nagbibigay sa atin ng katiyakan na kahit ano pa mang kinakaharap natin, ang kanyang mga pangako ay sapat na upang mabuhay tayo ng mapayapa, mabuhay tayo ng masaya, mabuhay tayo na naroon ng desire to continue in serving the Lord faithfully. Alam po ninyo, meron po akong dalawang bagay na nakitang magandang reflection sa verse na ito. Again, isang verse lang ito, mga kapatid. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Paano inaalagaan ng pastol ang kanyang mga tupa? Kung ito ay literal nating titingnan, mga kapatid, ang isang mabuting pastol, ang kanyang tungkulin para sa kanyang mga tupa, una, ito ay kanyang pangalagaan. Protektahan sa anumang mababangis na hayop, pangalagaan upang ang mga tupa ay hindi masugatan, ang mga tupa ay hindi mawala ng buhay, ang mga tupa ay tunay na maging maayos ang kalagayan. Pangalawang tungkulin ng mabuting pastol, dinadala niya sa luntiang lugar ang kanyang mga pinangangalagaang tupa upang doon sila'y manginain ng may kasaganahan, upang sila doon ay maging masagana sa kanilang
mga pangangailangan. At ang ikatlong tungkulin ng mabuting pastol, mga kapatid, tinitiyak niya na ang kanyang mga tupa ay laging nasa maayos at mabuting kalagayan. Mga kapatid, yan ang literal na tungkulin ng mabuting pastol. Dito sa ating talata, binigyan ng diin, sino ang pastol ng iyong buhay? Sino ang pastol ng iyong pamilya? Sino ang pastol ng iyong mga kabuhayan? Walang iba kundi si Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, sapagkat siya ang mabuting pastol. Kaya mga kapatid, there is nothing to fear. Walang dapat ikatakot, sapagkat binigyan tayo ng matinding katiyakan dito na ang Diyos ang pastol ng ating buhay. Therefore, hindi niya tayo kailanman iiwan at pababayaan. Alam po ninyo, itong week na ito, itong aming second week ng quarantine. Sapagkat ang aking anak ay nagpositibo sa COVID-19 last week, kaya ngayon ito yung ikalawang linggo kung saan kami ay nasa bahay pastoral lamang at naka-quarantine. Alam niyo mga kapatid, pinatunayan ng Diyos ang kanyang kabutihan. Pinatunayan ni Hesukristo ang kanyang pagiging mabuting pastol sa aming buhay, sa aming pamilya. Pinangalagaan kami ng Panginoon. Hindi niya kami iniwan, hindi niya kami pinabayaan. Hindi man kami nakalalabas ng bahay, hindi man kami nakabababa ng church, subalit yung pangako ng Diyos that He will provide all our needs. Totoo yan, mga kapatid. Maraming pagkain, maraming bitamina, maraming blessings ang dumarating, sapagkat ang Diyos kailanman ay hindi nagpapabayaan. Maraming mga tao siyang kinasangkapan upang kami ay matulungan. Alam niyo mga kapatid, proven ang talatang ito sa mga taong lubos na nagtitiwala sa Panginoon. Si Yahweh ang iyong pastol, kapatid, ang Panginoong Hesukristo. At sinabi niya sa John 10:10, napakaganda ng sinabi niya, naparito siya upang tayo ay bigyan ng buhay. Buhay na ganap at kasiyasiya. Amen! Totoo yan. Hindi kailanman nagkukulang ang Diyos. All we have to do is have faith in Jesus. Siya ang ating mabuting pastor. Hindi niya tayo kailanman pababayaan. Kaya literal man, mga kapatid, pinangangalagaan tayo ng ating mabuting pastor, si Hesukristo. Pangalawa na nakita ko rito ay yung katotohanan, hindi tayo magkukulang. Name it, mga kapatid, name it. Hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Ang mundong ito, tinuturuan tayo upang matakot. Ang nangyayari sa panahon nating ito, tinuturuan tayong mag-alinlangan. Ang nagaganap na krisis sa buong mundo, tinuturuan tayong mawala ng pag-asa. Subalit, ang talatang ito, tinuturuan tayo na manalig, magtiwala sa ating mabuting pastol, sapagkat siya ang nangako sa atin, hindi tayo kailanman magkukulang sa anumang mga pangangailangan natin. Naalala nyo ba yung talata sa Biblia? I can do all things through Christ who gives me strength. Amen! Totoo yan, mga kapatid. Lahat ng balakid sa ating buhay, karamdaman, kahirapan, kagutuman, takot at pangamba, papawiin yan ng Diyos
papawiin yan ni Jesucristo na ating mabuting pastol, sapagkat ang nais niya tayo ay mabuhay ng masagana, tayo ay mabuhay ng mapayapa, tayo ay mabuhay ng may katiyakan na tayo'y pinangangalagaan ng mabuting pastol, si Jesucristo. Tayo ay kinukupkup ng kanyang mapagpalang kamay at hindi niya tayo kailanman iniiwan. Kaya mga kapatid, isipin niyo na lahat ng mga bagay na nagdadala sa inyo ng takot. Alalahanin niyo lahat ang mga bagay at karanasan na nagdadala sa inyo ng pag-aanilangan. Give it all to Jesus, our good shepherd, sapagkat hindi niya tayo kailanman pababayaan. Cast all our burdens upon Him, cause He cares for us. Ang ating Panginoon nagmamalasakit sa atin, ang ating Panginoong Jesus, hindi niya kailanman papayagan na tayo ay malupig ng anumang hindi mabuti sa mundong ito. Sapagkat tayo ay mapagtagumpay kung tayo ay na kay Kristo ang ating mabuting pastol. Nais kong tapusin ang devotion na ito sa pamamagitan ng mensahe ng awit na ating narinig kanina. Salamat muli kay Hannah and Paulo. Napakaganda ng awit, mga kapatid, na kanilang inihandog sa atin. Pakinggan natin yung lyrics muli. Mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan, mga pangako mo. Amen! Ang mga pangako ng ating Panginoong Jesus, siyang ating liwanag, siyang ating gabay, siyang ating matibay na sandigan. At ano ang napakagandang pangako niya? Mga kapatid, awit 23. Si Yahweh ang ating pastol. Si Jesucristo ang ating mabuting pastol. Hindi tayo kailanman magkukulang. Purihin ang Diyos, manalig, manampalataya. God is always in control. And Jesus will never let us down. Ito ang ating devotion sa umagang ito. Purihin ang Diyos. Amen. Marami po tayong mga social concerns na kailangan nating ipanalangin. Nagpapatuloy pa rin tayo sa pandemic. Ipanalangin natin na ang pandemic na ito ay patuloy na matapos at magwakas na in God's time, sapagkat alam natin He makes all things beautiful. Patuloy nating ipanalangin ang ating church, ang United Methodist Church, at ang ating mga membership and friends. Panalangin po natin yan, yung mga members and friends natin. Patuloy nating isama sila sa prayers. Yung may mga karamdaman, mga kapatid, have faith in Jesus. Hindi niya tayo kailanman pababayaan. Yung mga may mga pinagdadaan ng problema, pagsubok sa buhay, hold on to your faith in Jesus. Hindi niya tayo kailanman iiwanan. Tayo ay manalangin, mga kapatid. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan, Panginoong Jesus, sapagkat napakabuti mo sa amin. Marami mang pagsubok, marami mang mga problema, may mga karamdaman man, subalit ang mga pangako mo, ang siyang liwanag namin at gabay namin upang kami ay makapagpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Upang kami ay makapagpatuloy na ginagamit ang buhay na ito upang maipaglingkod sa iyo at sa aming kapwa. Dinadalangin ko, O Diyos, ang lahat ng may mga karamdaman, bigyang kagalingan mo po sila, bigyang kalakasan mo po sila, tulungan mo po ang bawat isa sa amin na kami huwag malupig, sapagkat ikaw ang buhay na Diyos na aming pinagtitiwalaan. Inilalapit po namin sa iyong aming bansang Pilipinas, O Diyos. Huwag mo pong pababayaan ang bansang
bansang ito. Lingapin mo po kami, ang bawat mamamayang Pilipino, Panginoon. Patuloy mo pong ipagkalob sa amin ang biyaya ng buhay, ang biyaya ng kaunawaan, ang biyaya ng karunungan upang matanto namin ang tunay na landas ng buhay patungo sa iyo. Dinadalangin po namin, O Diyos, ang iglesia mong ito, ang Knox United Methodist Church, ang lahat ng members and friends, Panginoong Diyos. Patuloy mo po kami bigkisin ng pag-ibig, ng pagkakaisa sa lahat ng panahon ng aming buhay. Ito ang aming panalangin sa tanging pangalan mo, aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Purihin natin ang Diyos. God bless us all. Lagi pala natin tatandaan, ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Amen. Yes, sir.